Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay pakilike po ng ating video, pakiclick din ang subscribe button, kaya hindi ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Ito lang po ba? Tanong sa akin ng lalaking kumukuha ng gamit ni Kim. Oo, yan lang, ngiting sagot ko. I rolled my eyes mentally when I saw him blushed. Kanina pa yan pulang-pula. Tuwing iningitian ko ba siya, pupula siya? Ngayon lang ba talaga nagkaroon ng kagaya ko dito sa Davao? At halos lahat ng mga lalaki ay epic ang reaksyon kapag nakikita ko? Aalis na ako. Kaswal na sabi niya habang bit-bit niya ang mga gamit ni Kim. Muntik nang tumaas ang kilay ko dahil sa konting pagkainis na nararamdaman. Kailangan rin ba niyang magpaalam sa akin? Ano ko, magulang niya? Kasintahan niya? What the? No way! Nang makaalis na yung lalaki, dun lamang ako nakairap sa kawalan. I badly want to roll my eyes earlier, pero pinigilan ko lang ang sarili ko. Tumunog ang intercom kaya kaagad ko yung sinagot. Sir? Sagot ko. What time is my meeting with the board of directors? Tanong ni Mr. De Vera. Tinignan ko agad ang schedule niya at nakita kong 11 ay meeting na nila. Ibig sabihin 1 hour na lamang ay magsisimula ng meeting. 11 po, sir. Magalang na sagot ko at hindi na ako nagtaka nang iba na ba niya na kaagad ang tawag. Eksaktong telemaba si Mr. De Vera sa office niya at hindi ko naman maiwasan na namapatingin at mapatiting sa kanya. Natural na mabangong amoy pa lamang niya ay nakakaakit na. Paano pa kaya kapag nakita mo na mukha niya? Tiyak na maglalaway ka. Gosh, what am I thinking? Nagkakasala ako dahil sa boss kong to. Come with me. Natauhan lamang ako dahil sa sinabi niya, kaya marahas akong napatayo. Po? Nauutal na tanong ko. Gusto kong sapakin ang sarili ko dahil sa katangahang nangyayari sa akin ngayon. This is the first time in my whole life that I acted like this. Do I really have to repeat what I'm saying when I'm talking to you? Masungit na tanong niya, habang nakataas ang kaliwang kilay. Pasimple ako napairap dahil sa kasungitan niya. Gwapo nga pero masungit naman. Kairita? Wisit? Sabi ko nga po, susunod na. I tried to hide the sarcasm in my voice, but I can't. Kaya ang resulta, kumunot pa ang noon ng boss ko. Ang sarap hawakan ng noon niya at ibalik sa dati. Nginitian ko lamang siya at tumabi sa kanya. Dala-dala ang notepads na gagamitin ko para sa pagte-take note mamaya sa meeting. Let's go, sir. Sabi ko sabay lahat ng kamay ko papuntang elevator. Napailing lamang siya at nakapamulsang naglakad papasok ng elevator. Habang nasa likod niya ako, hindi ko na mabilang kung ilang beses ako umirap at tahibig na nagmura. Kung hindi lang talaga ako nangangailang ng pera, hindi ako magtitiis na magtrabaho dito. Wala kami nakasabayan ngayon sa elevator, hindi gaya ng kanina. Hanggang sa maharating kami sa tamang floor, walang nagsasalita sa amin. Nakabuntot lang ako sa likod niya na parang aso habang naiyuyukoan siya at binabati ng mga empleyadong nadadaanan namin. Hindi man lang siya marunong bumati pabalik. Tango lang ang sagot niya lagi sa kanila, pero sa simpleng tango lamang na yun, nangingisay na ang mga babae sa kilig. Ano ba ang meron sa lalaking nasa harap ko? At ganito ang epekto niya sa mga babae, pati na rin sa akin. Pagkapasok namin ng conference room, nagsitayuan ang lahat ng nandoon at yumuko kay Mr. De Vera. Napayuko naman ako agad dahil sa kaba. Shit, baka may makakilala sa akin dito. Mga board of directors pa naman to. At sigurado ako may iba sa kanila na alam ang pagdi-ditch ko sa sarili kong kasal. Buong meeting nakayuko lamang ako at kulang na lamang ay maging white lady ako dahil sa mga nakaharang na buhok ko sa mukha ko. Damn, nakakahiya. Are you taking notes? Bulong sa akin ni Mr. De Vera. Nakaupo siya sa swivel chair niya sa kabisera ng mahabang lamesa habang nakapatong ang siko niya sa lamesa. Nakahilig rin siya palapit sa akin para bumulong. Yes, sir. Pabulong din na sagot ko. Nahihirapan ba ako mag-take note dahil nakatayo ako dito sa tabi niya? Bakit ba kasi hindi lang nila ako mabigyan ng upuan para naman makaupo ako? For the rooms of the hotels, I plan to use the color of white for the walls to make it more classy, sabi ng babaeng architect sa harap. Malakit ang tingin niya kay Mr. De Vera at alam ko yun, halata sa mga singkit niyang mata. Kaya ba marami nagsasubmit ng proposal sa kanya dahil mayroong iba na iba ang motibo? Kagaya na lang ng babaeng architect na nagsasalita sa harap ngayon. Darn, that is what I hate the most. Yung lumalapit lang sa'yo dahil may motibo. Naging busy ako sa pag-take note at minsan,
humihilig sa akin si Mr. De Vera para lamang bumulong. Hindi ko alam kung bakit sa tuwing hihilig siya papalapit sa akin, bumibilis ang tibok ng puso ko. I just find that gesture sweet. That's a wonderful plan, Trisha, sabi ng matandang lalaking board of director habang pumapalakpak pa. Ngumiti lamang sa kanila yung babae na Trisha pala ang pangalan. What do you think of my plan, Mr. De Vera? Malanding tanong ni Trisha kay Mr. De Vera. Kung pwede lang talagang umirap sa harap nila ngayon, kanina ko pang ginawa. Kung wala lang talagang mga pasulyap-sulyap sa akin ngayon, baka nakailang irap na ako dito. What do you think, Celine? Nanigas ako sa kinatatayuan ko nang tanongin ako ni Mr. De Vera. Napanlakihan ko siya na mata dahil sa gulat, pero blank lang ang ekspresyon niya at mukhang seryoso siya sa tinanong. Kumurap-kurap pa ako at mas pinanlakihan siya na mata, pero tumaas lamang ang kilay niya. Is he seriously asking for my opinion? Seriously. Nanginginig ang labi kong umiti sa harap nilang lahat at halos mapudpud na ito dahil sa iriin ng kagat ko. Maayos naman yung plano. Walang problema. Sa nanginginig na boses ay binigkas ko iyon. Lahat ng nandito sa loob ay nakatingin sa akin na para bang isa akong babe na may tatlong ulo. They are looking at me like I'm an unsolved mystery. Kaya't hindi ko maiwasang pamulahan ng pisngi dahil sa hiya. Hindi rin nakatakas sa paningin ko ang masamang tingin sa akin ng mga babae ngayon. Damn, my CEO! Nakakabisit siya. Ano bang nakain niya at tinanong niya yung opinion ko ngayon? I am just his secretary for goodness sake. Okay then, the meeting is adjourned and your proposal is accepted. Sabi lang ng bisit na boss ko at naglakad na pumalabas. Agad naman akong sumunod sa kanya at sobrang init na ng pisngi ko ngayon dahil sa hiya. Nang makasakay na kami sa elevator, hindi ko na napigilan ang bibig kong magsalita. Bisit na bisit talaga ako ngayon at konting kalabit na lamang ay sasabog na ako. Why did you do that? Naiirit ang tanong ko. Sumulyap siya sa akin sa refleksyon namin sa salamin at nakita ko pang umuso siya. Hindi ko alam kung para magpigil ng ngiti o ano. Do what? Tanong niya na parang wala siyang ginawa. Damn! That! Sabay turo ko sa pinto ng elevator na parang andun yung conference room. Bakit mo tinanong yung opinion ko kanina? I know that it's not right to shout at him like this. Because he is my boss pero nakakairita na kasi. Did you just shout at me? Kunot noong tanong niya at nakaigting ang panga. Napaatras ako nang pumihit siya paharap sa akin at kitang-kita ko kung gaano ka perpekto ang nakaigting niyang panga sa harap ko. Yes, I shouted at you. Kasi kasalanan mo naman. Bakit mo pa kailangan tanongin yung opinion ko? That is not my job at mas lalong hindi ko trabaho magbigay ng opinion sa mga meetings niyo. I shouted frustratedly. Kanina pa napigtas ang manipis na PC ng pasensyang kanina ko pa pinanghahawakan. I don't know how my boss is acting like this, but it's just so frustrating. Napahiya ako kanina dahil sa kagagawan niya at ang malala pa baka may nakakakilala sa akin doon. And it's also not your job to shout at me, he said sternly. Napaatras ako nang lumapit pa siya sa akin at napasinghap na lamang ako nang dumikit na ang likod ko sa malamig na walang elevator. It is also against your job as my secretary to shout at me. Bulong niya pa. Nakapamulsa siya ngayon habang nakayuko at diretso nakatingin sa mga mata ko. He is a beast. A badass beast. Not an ugly beast but a hot and gorgeous beast. Bakit kahit naiirita ako sa kanya ay hindi ko mapigilang purihin ang perpekto niyang mukha? Sobrang lapit ang mga katawan namin na kulang na lamang ay magdikit ang mga ito. But I won't let that happen. Dahil alam ko na sa oras na magdikit ang mga katawan namin ngayon, baka mga tug lamang ang tuhod ko dahil sa hindi ko mapangalan ang emosyon na nararamdaman. I'm sorry, sir. Yun lang ang nasabi ko dahil hindi gumagana ng maayos ang utak ko ngayon. Kahit gusto ko pa siyang sigawan ay hindi ko magawa. Para bang nablangko na lamang ang utak ko dahil sa lapit ng katawan namin ngayon. Eksaktong pagbukas ng elevator, lumayo siya sa akin at doon lang ako nakahinga ng maluwag. Diretso lamang ang naging lakad niya. Hanggang sa makapasok siya at ako naman ay nagtungo na lamang sa may cubicle ko na parang walang nangyari. Naiirita ako sa mga kilos ko dahil I'm a spoiled brat, kaya pala ba akong babae. Pero kahit sa tuwing nagkakalapit ang katawan namin, nangihina ako na parabang ako ang pinakamahinang babae sa mundo. Natapos ang araw ko na hindi ko na ulit nakita si Mr. De Vera. Hindi siya lumalabas ng office niya at hindi rin ako tinatawagan sa intercom. Mas maaga rin akong umuwi
at pag-uwi ko sa kanya, kaya't hindi na ulit kami nakita. What? Don't tell me sinigawan mo ang boss mo. Si Kat. Nagsa-Skype kami ngayon kaya kitang-kita ko siya nakadapa sa king-size bed niya. Nakakaingit. Oo, namimiss ko tuloy yung buhay ko noon. Yung buhay ko na wala akong iniisip kundi ang sarili ko lang. Yung hindi ko iniisip ang pera na gagastusin ko. At hindi lang sa maliit na kondong ganito ako nakatira. Yun ang hayong bad news eh. Nasigawan ko siya. Good morning, Miss Celine. Nagulat ako ng kinaamagahan ay may bumati sa aking lalaki pagkapasok ko pa lamang sa may lobby ng BGC. Sobrang laki ng ngiti niya at base sa suot niya, mukhang empleyado siya dito. He has a lean body at hindi ko may pagkakaila na may itsura siya pero hindi kagaya ni Mr. De Vera. Hindi nakaka-intimidate ang presensya ng lalaking nasa harap ko ngayon. Good morning! Awkward na bati ko pabalik. Mas lumaki pa ang ngiti niya at kitang-kita ko ngayon ang perpekto niyang ngipin na nakalantad sa harap ko. May kasabay po ba kayong kumain mamayang lunch? Tanong niya sa akin. Sumabay siya sa akin sa paglakad ko patungong elevator at mukhang sasakay rin nata siya dahil pumasok rin siya kagaya ko. Wala naman. Sagot ko sa kanya. Bakit ba siya gumagamit ng po? Magkaedad lang naman kami at mas lalong parehas lang kaming mukhang empleyado dito. Kung ganun, sabay ka na lang sa aming mag-lunch. Ayaw niya sa akin. Sa sobrang laki ng ngiti niya ay hindi na ako nakapagpigil na tumango. Humalakak siya at nakakahawa yun. Napanguso tuloy ako dahil sa pagpipigil ng isi. Wala naman sigurong masama kung makikipagkaibigan ako sa'yo, hindi ba? Pareho kaming napatalon sa gulat nang biglang bumukas ang elevator sa 4th floor at pumasok si Mr. De Vera. Kitang-kita ko kung paano dumilim ang ekspresyon niya na makita kong gaano kalapit sa akin yung lalaking katabi ko. Parang may kung ano namang tumulak sa akin na lumayo sa katabi ko at yun nga ang ginawa ko. Shit! Ano nangyayari sa akin? Nakapamulsa ulit na tumayo si Mr. De Vera sa harap namin at hindi rin nakataka sa paningin ko ang biglaang pagtahimik ng katabi ko. Ako nga pala si James. Nagulat ako nang bigla akong kinalabit ng katabi ko at naglahad ng kamay sa akin. Siyempre, hindi naman ako bastos na tao kaya tinanggap ko ang kamay niya. Lumaki ulit ang isin niya dahil sa ginawa ko at naramdaman ko pa ang bahagya niyang pagpisil sa kamay ko bago iyon binitawan. Bumaba siya sa 8th floor kaya naiwan na lang ulit kami ni Mr. De Vera dito sa elevator. Is it fun? Kumunot ang noo ko dahil sa tanong niya. What? Tanong ko. Flirting. Is it fun? Tanong niya ulit habang nakatingin sa akin sa refleksyon namin sa pinto ng elevator. Nagtiimbagang ako dahil sa sinabi niya. Flirting? What the hell? Flirting na ba agad yung ginawa ko kanina? Ano naman po sa inyo? Kung nakikipag-flirt po ako, gusto ko yung tao eh. May masama po ba doon? Sarkastikong tanong ko. Siyempre, kasi nungalingan lang lahat ng sinabi ko. Kung yun ang iniisip niya, di paninindigan ko. Nakakairita na eh. Hindi na siya ulit nagsalita, kaya tumahimik na lang ulit ako. Kitang-kita ko dito sa likod kung paano umigting ang panga niya at kung paano niya paglandasin ang tila niya sa pangibabang labi niya dahil sa hindi ko malamang dahilan. Hanggang sa makarating kami sa tamang floor ay hindi siya nagsalita. Napalabi na lang ako at nang walang lingon-lingon ulit siyang pumasok sa office niya. Dumiretso na lamang ako sa cubicle ko at nagsimulang magtrabaho. Hindi ko na namalayan ang oras dahil sa dami ng tumatawag sa akin at nagpapaschedule ng appointment kay Mr. De Vera. Karamihan sa kanila, sa sunod na buwan ko pa inaipasok dahil full schedule na talaga si Mr. De Vera ngayong buwan. Hilot-hilot ko ang batok ko nang bumakas ang elevator at niluwa niyon si James. Oh, lunch na! Sabi niya sabay ngiti sa akin. Napatingin ako sa wristwatch ko at napagtantong lunch na nga. Busy ka ba masyado at hindi mo na malayan ang oras? Sabi niya habang nakahilig sa cubicle ko. Ganun na nga! Sagot ko at napangisin rin. Tara, lunch tayo! Ayaw niya ulit sa akin. Wala sa sarili naman ako napalingon sa pintuan ng boss ko. Wala naman sigurong masama kung aalis muna ako ngayon para mag-lunch. Tara! Nakangiti kong sabi kay James at tumayo na. Sabay kaming naglakad at kitang-kita ko kung gaano kalaki ang ngisi niya. I know that smirk. Yan yung ngising tagumpay. Hindi ako bobo para siping wala siyang gusto sa akin. Alam ko yung mga galawan niya, no? Ganyan yung mga galawan ni Samuel at ng mga iba pang nandigaw sa akin. Okay lang ba kung isang fast food chain lang tayo bibili ng pagkain natin? Tanong niya habang naglalakad kami palabas ng lobby.
Okay lang naman, sabi ko. Sa isang fast food chain nga kami bumili. Malinis naman silang kumilos doon kaya ayos lang sa akin. Hindi naman ako yung tipo ng tao na mapili pagdating sa pagkain. Sa floor namin tayo kakain ha, sabi niya. Habang bitbit niya ang pinamili naming pagkain. Marami siyang binili dahil intusan daw siya ng mga kaibigan niya. Sige, sagot ko lang. Ang ikli mo namang sumagot. Sabay halakhak niya. Napanguso naman ako. Am I being unfriendly again? Gumagana naman ba ang pagiging spoiled brat ko? Sorry. Lumabas na yun sa bibig ko bago ko pa mapigilan. Ayos lang, sabi niya at eksaktong bumakas ang elevator sa floor na pinagtatrabahuhan nila. Maraming cubicle dito sa 8th floor at marami ring empleyado. Kaya pala dito kadalasan lumalabas yung mga nakakasabayan ko sa elevator. Andito si Miss Lynn, anunsyo niya. Namula naman ang pisngi ko nang tumingin ang lahat sa akin dahil sa lakas ng sigaw ni Jeff. Meron pang sobrang lagkit ang tingin sa akin na nakakailang na. Dito tayo, sabi ni James at nilahad sa akin ang isang malinis at organisadong cubicle. Not bad. Naglagay siya doon ng isang monoblock na upuan at pinaupo ako doon. Siya na rin ang nag-ayos ng pagkain namin kaya wala akong ginawa kundi umupo lamang dito at panoorin siya. Hay nako, kumikilos na naman si James the Playboy, sabi ng isang babae na nasa katabing cubicle. Mataba siya at maliit na babae pero hindi mo may pagkakaila na maitsura siya. Humalakak lang si James sa sinabi niya at nakita kong umirap yung babae dahil doon. Nako, Miss Celine, huwag kayong papauto dyan kay James. Marami ng babaeng pinaiyak yan. Pang-asar pa ng babae na bigla na lamang sumulpot sa harap namin. Hindi kagaya ng babae kanina, petit at morena ang babaeng nasa harap ko. Mukha nga, yun lang ang sinagot ko dahil hindi naman ako yung feeling close na tao. Huwag nga kayo, sigaw lamang ni James sa kanilang lahat. At nakita ko kung paano pamulahan ng pisngi si James. Napangisi ako dahil doon. Kain na! Wika ni James pagkaupo niya sa tabi ko. Tumango ako at nang amang susubo na sana ay napahinto ako at napatingin sa may elevator nang biglang bumukas iyon. Lahat kami napalingon doon dahil parang may mabigat na aurang dala ang taong kakapasok lamang dito. At hindi nga ako nagkamali. Good afternoon, sir! Bati ng lahat ng empleyado at natataranta pa silang tumayo. Ako lamang yata ang hindi tumayo eh. Bakit naman ako tatayo? Pumasok lang naman siya. Akmang susubo na sana ako ulit nang may biglang humawak sa palapulsuhan ko at hinila ako patayo. Natapon pa nga sa damit ko yung mga kanin. Ano ba? Iritadong singhal ko kay Mr. De Vera. Hindi siya sumagot at hinila lamang niya ako papuntang elevator. Kitang-kita ko nakaigting niya mga panga dito sa likod at ramdam ko rin ang hipit ng hawak niya sa palapulsuhan ko. Kumunot ang noo ko. Is he mad? At dito na po nagtatapos ang ikatatlong kabanata ng kwentong The Possessive Billionaire. Sana'y patuloy yung subaybayan ang susunod ko pang uploads. Maraming salamat!